Hello mga call, welcome back sa ating channel Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag yung kalimutan ni like, share, subscribe at pindutin yung notification bell para laging updated sa ating masusunod na video uploads kagaya nito. Huwag nyo rin kalimutan i-follow yung Facebook page natin, Surplus TV page. Ngayon mga call, ipakita ko sa inyo yung DE64B 4x4 manual transmission full setup. Ito po yung ating DE64B 4x4 manual transmission full setup mga call. So ito po yung ating i-review ngayon. So ito tayo, clear headlight, ito po yung signal light, din kanyang parking light. So meron tayong front steel bumper with antenna design. Yan, yung antenna niya mga call is stainless, din yung kanyang bumper is steel. So Suzuki emblem, then pinalagyan natin ng transformer na emblem. So kulay po nito is pearl white. So yan. So dito ang kanyang mag wheels, original Japan from Suzuki. So kinulayan natin ng gold kasi yan po yung request ng may-ari. Then yung kanyang brake caliper, kinulayan natin ng kulay red para maganda tingnan. So yung ating gulong is 165x65R13. So 13 po yung size ng ating gulong mga call at saka yung kanyang mag wheels. So dito mayroong fender light, original Japan na side mirror. So yan, dito sa ibabaw meron tayong carrier. Yan. Yung ating carrier mga call is gutter type, hindi po yung butas or yung roof rail yung tawag. So ang gamit natin is gutter type. So meron tayong rain visor. So yan. Then yung ang ating drum, kinulayan natin ng red, yung ating brake drum. So dito sa likuran, tail light original, rear steel bumper. Yan. Steel po ito, din checkered na stainless ang gamit natin. So ito yung kanyang tail light, ito yung signal light, reverse light at saka brake light at saka yung park light. Dito plate light, din yung ating reverse camera. So titingnan muna natin dito sa likuran. So ito yung ating likuran. Bago na po yung ating matting. Ceiling, bago na po, felt po yung gamit natin. Yan. Para talagang original talaga. Yan. So, meron tayong room light dito. Yan. Yung room light natin. Ito yung ating second row. Ito yung space ng ating unit. So, titingnan natin. So, tingnan natin sa gitna. So, yan po yung ating second row.
Ano po ito? Dalawa or hanggang tatlong tao po yung kasya. Minsan apat po. So dito may plastic cover na po dyan. So matting original. So yan po yung running board. Rubber complete. So titingnan natin mga cool na naka-fold yung ating second row. Para makita natin kung gaano kalaki yung espasyo. So check natin. Check natin paano i-fold yung ating upuan. Hilain lang natin ito mga cool. Yan, hila, then i-fold natin, i-angat natin dyan, ganyan. So, titingnan natin. So, yan, inangat natin to mga call para ma-fold po ito. The next step is hilain natin to yan, sa gilid, yan, then angat. So, yan. So, i-move natin yung ating front seat para mag-level talaga. So, try natin. So, yan, na-move na natin yung ating front seat din. Ano natin to? Para ma-fold ng maayos. So, so, ito po yung ating second row ngayon mga call. So, kasya dito yung ating motor, bikes. Then, kung marami kayong cargo, pwede po. Yan. So, titingnan natin kung kaano ba kalaki compare sa ibang sasakyan yung ating DA64V. Yan po, level na level po yan o. Pwede nyo lagyan ng komot. Kung mag-outing kayo, lagyan ng komot, pwede kayong matulog dyan. So, titingnan natin yung sira natin. Sa gitna, sira natin. Yan. So, yan po yung ating sa likuran. Kung gusto nyo, marami kayong cargo, pwede nyo i-fold yung second row, then yan, yan yung space. So, sobrang laki. Kasya po yung motor dito. Kahit yung XRM, kaya po dito. So, titingnan naman natin doon sa harapan. So, dito naman sa harapan mga call, titingnan natin yung ating second row. First row, ito yung passenger seat. So, yung ating upuan, pwede natin i-move forward. Yan. Then, backward. So, ganun din sa kabila. Ayan. Forward, backward, then forward. Ayan. Medyo hindi ko kaya kasi may camera ko. So, ayan. Ito yung ating handbrake. Then yung sa seatbelt, dalawa. Then, meron tayong lalagyan dito ng tumbler. So, dito. Ito yung ating console box. Ito yung ating touchscreen stereo with reverse camera. Ito yung ating shifter lever. 1, 2, 3, 4, 5, din reverse. So, ibig sabihin, 5 speed po yung ating unit. So, ito yung aircon switch natin, din yung blower switch. Sa hazard switch natin, ito po. So, tingnan natin sa kabila. So, dito sa kabila mga kapal, ito po yung ating steering wheel. So, yung horn. Dito sa kabila, ito yung ating sa wiper. Then, sa rear at saka harap. So, dito sa kabila, ito yung, dito yung switch ng ating parking light, din yung ating headlight. And, yan. So, sa gilid naman, ito yung ating power window switch sa left and right. Then, dito, yung headlight adjuster natin, din yung ating 4x4 switch. Sa ilalim naman, mga call, ito yung ating legroom. Ito yung ating clutch pedal, brake pedal at saka accelerator pedal. So yan po yung legroom na niya mga call. Yan. So dito sa kabila ito yung yan po yung ating aircon evaporator. Then dito sa gilid yung ating blower. So yan, ito yung ating cluster panel. Yan. So ito yung ating check engine, brake indicator, battery, then sa power steering. Then, ito yung ating indicator sa oil. Kung iilaw to, ibig sabihin, low, ano na po, baba na po yung ating oil gauge o yung oil natin. Or, hindi po gumana yung ating oil pump. Yan po yung mga tendency kung bakit umilaw yung ating oil indicator. So, dito sa gilid, ito yung cold. Sa itong isa, ito yung sa seatbelt. Then, ito sa airbag, ito po'y condemn na po.
Yan. Ano natin balik? Yan. Yung gilid, yan. Yung biglang nawala. Yan po yung ano ng overheating natin. Indicator ng overheating. Pag umilaw yan, ibig sabihin nag-overheat po yung inyong sasakyan. First po, pag first po sa ano, malalaman natin na malapit na mag-overheat yung ating unit is first na malaman natin kung bakit malapit na mag-overheat yung ating sasakyan, yung lamig ng ating aircon is bawala po. So, ibig sabihin, tinirip off ni computer box yung ating aircon compressor para hindi na po load yung ating ano makina. So, dito naman isa itaas ito yung ating sun visor, yung room light natin, yan yung sun visor. So, yan, passenger handle or driver handle kasi opposite po ito. So, dito sa kabila, wala na po. So, yan. So, yan po yung ating unit review for today. Salamat po sa lahat ng nanonood. I hope na meron kayong konting natutunan sa ating video. God bless po sa lahat. Keep safe and bye-bye. Hanggang dito na lang.